Hi guys! Kumusta kayong lahat guys? Nandito si Dutch Pilipina Danica guys, mag-update sa inyo sa maalala mo kaya kasi maganda ang istorya guys. Isang bakla at isang tomboy nagmahalan guys. Tapos yung si Dodds ang tomboy, tapos si Mitch ang isang bakla. Tapos yung si Dodds, hindi siya natanggap sa nanay niya na lagi siyang tomboy. At yun lang ang naano niya na, kasi parang wala na ang nanay niyang time sa kanya. Kasi may bagong lalaki ang nanay niya. Kasi hiwalay ang nanay niya at saka tatay niya. Tapos yun si Dodds ay umalis sa bahay niya at nagsarili na lang siya ng... Tapos dinala si Dodds sa mga barkada niya doon sa KTV bar, tapos nag-inuman. Tapos doon niya nakilala ang isang babae. Tapos yun parang nagustuhan niya ang babae at saka yun nagmahalan sila at nagsama sila sa isang bahay. Almost 5 years silang nagsama. So ang babae may anak na isa. Tapos ang anak din ni Dodds, kasi si Dodds mag-aruga naman siya sa anak at saka siya feeling na maging tatay siya doon sa sitwasyon. Tapos yung may isa lang na nakita ni Dodds na may nag-text sa kalibin niya na lalaki at tinanong niya kung sino yon. Sabi ni babae, boyfriend niya. Sabi ni Dodds, bakit daw nagawa niya? At sabi naman sa babae, kasi almost 5 years kitang nakasama pero iba ang feelings ko. May hinahanap pa ako. Yun ang sabi ng babae. So yun, nagkahiwalay sila o na pinalayas niya ang babae at saka yung anak niyang babae iyak na iyak kasi gusto niya si Dodds na maging daddy. Ayaw daw niya, hindi niya gusto na maghiwalay si Dodds at saka yung mami niya. Pero walang magawa ang mami niya kasi pinalayas na siya ni Dodds. Tapos wala na si Dodds. Balik na naman siya nag-inom. Tapos dinala siya sa mga kaibigan na naman niya sa isang Miss Gay. So may isang Miss Gay doon na nagpunta sila. At tapos si Mitch. Yung si Mitch ay isa siyang contestant sa Miss Gay. So tapos sa time na ni Mitch na nagpakilala siya sa mga tao. So tingin ng tingin si Dodds kay Mitch at parang nahulog na ang loob niya kay Mitch. So yun, tapos pagkatapos ng Miss Gay, siya hindi pa na umuwi si Dodds, sinihintay pa niya si Mitch na makilala niya. So yun, nagkakilala na sila. Sabi ni Dodds na, pwede ba maghingi ako ng number sa'yo? Sabi ni Mitch na, wala daw siyang cellphone. So sabi ni Mitch naman, sabi ni Dodds, okay, pwede naman tayo magkakilala sa social media kung mayroon ka. So yun, nagkaanuhan sila sa social media kasi sabi ni Dodds, gusto kitang makilalang buong-buo. Yun, sabi ni Dodds kay Mitch. Tapos si Mitch naman, parang naano siya, kasi maganda si Mitch. Parang babae talaga si Mitch. Tapos, yun guys, nagkaanuhan na sila, nagka-contact na sila sa Facebook. Tapos, nagka-close friend na sila. Tapos, kasi si Mitch, walang problema, tinanggap siya sa pamilya na bilang isang bakla. So, walang problema about kay Mitch. So, yun guys, nag-ano na si Mitch at saka si Dodds, magkasama na palagi. At doon na nagkahulugan na din ang loob nila at nagmahalan silang dalawa. So yun guys, nagsasama na sila ng tirahan. Pero patuloy pa rin ang trabaho ni Mitch na mag-ati ng mga miske at saka din siya ng mga... parang may trabaho siya na parang mag-entertain ng mga puting tao yun. Yun ang niya, para lang daw maka-income. So yun guys, nagkaanuhan ni sila. Tapos one time birthday ni Mitch, si Dodds lahat ang nag-ano sa mga handa. At nang medyo nalasing si Mitch, so doon may nangyari sa kanilang dalawa. Tapos may nangyari sa kanilang dalawa, so ibig sabihin na
sabi naman ni Mates, gusto na din niyang magkapamilya. Kasi sabi daw ng tatay niya, gusto na daw siyang may apo. So yun, nagpunta sila. Pero willing naman silang may baby, silang dalawa. Si Dodds din, pwede, gusto din siyang may baby. So doon na din na nagpunta sila sa doktor at nagpag-check up sila kung pwede ba sila magka-baby. At sabi ni sa doktor, si Mitch ang problema kasi mahina daw ang ano ni Mitch. So sabi ni Mitch, sa siguro sa ano yun, sa mga pills na iniinom niya, parang malaki ang boobs niya, ganyan. At isang time guys, palagi silang mag-away. Tapos, hindi pala alam na ni Dodds na buntis pala siya. So palagi silang mag-away ni Mitch kasi sabi ni Dodds na maghinto ka na sa trabaho mo yung mag-entertain sa mga puti kasi hindi yun maganda, ganyan, ganyan. Sabi, tapos na, nagsuka si Dodds. Tapos, sabi ni Mitch, sige mag-ano ka, mag-testing ka. Maganda guys, kasi si Dodds ang bakla, mukhang babae, tapos si Mitch ang bakla, at saka mukhang babae, maganda niya, ang ganda niya, at saka si Dodds ang tomboy. Tapos sinabihan siya ni Mitch na sige mag-pregnancy test ka. So yun, nag-pregnancy test si Dodds at nabuntis siya. So, nabuntis siya guys, as hindi, nung malapit na siyang manganak guys, hindi niya alam na pumutok na pala ang tubig niya, ni Dodds, kasi wala siyang kaalam-alam. Sabi ng doktor, buti na lang, nagpunta kayo dito kasi malapit ka nang mag-dry. Kasi matagal nang pumutok ang ano mo. Kasi sabi ni Mitch, para kang nag-ihi, ang basa-basa daw ng bed. So hindi nila alam na ilang dalawa. Hindi nila alam guys na malapit na palang mga anak si Dodds. So yun guys, ang ano guys, na ng anak na sila at saka ang anak nila ay isang lalaki. So yun guys, ang ganda-ganda ng istorya guys, kasi bakla at saka tomboy nagkasama sila. Yun, hanggang ngayon nagsama pa rin sila, na medyo magtingin sa kanila, pero sabi nila na walang problema. Hindi sila magpakialam sa mga tao. Tama naman yun. Kasi buo sila, isa silang pamilya. So, di ba? So, masaya sila. Masaya sila, guys. Yun lang, guys. Ang ano ko, guys. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you so much.